Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Sa pagdiriwang natin sa unang linggo ng Adviento, napakaganda ang isipin ang ating ipinagdiriwang ay ang pagdating sa atin, ang pasasaatin ng Panginoon. Kung kaya yung ating patihan, sumainyo ang Panginoon at tumutugon naman kayo, ganoon din naman sa ating lahat. Hindi gusto. Ngunit, ang pagdating ng Panginoon ay hinahanap ang ating pagtanggap, ang ating pagiging handa. Isang kailangan dito ay ang ating paglinis. Tayong lahat ay hinugasan sa kasalanan noong tayo ay binigyan. At dito sa Exodus Rhyme, kaugalian natin unang linggo ng bawat buwan. Sariwain ang sakramento ng binyag sa ating sa banal na pinagpalang tubig, madamang muli ang paghahangat ng kalinisan. Kaya't manalangin tayo, Panginoong Diyos, sa amin ay naglinis, nagdulot ng bagong buhay ng kami binyagan. Basbasan mo po yung tubig na aming gamit upang sa pamamagitan ito, muli namin malaman may pahayag ang paghangad, maging malinis sa kasalanan, maging galugod-lugod sa iyong harapan, magampanan na aming mga dapat na ginagawa, iniisip, pakikitungo sa kapwa na nagbibigay sa amin ng iyong biyaya at pamananan. Inihiling ko namin ito sa mala ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ang aking pag-asa at ang aking aasahan. Dahil ikaw lamang
ikaw nagliligtas itong aking buhay. Bakit ba, Panginoon, kami ay iyong nilalutang balilog ng landas at ang puso namin ay iyong pinayaan na maging matigas? Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tapos iyo lamang. Buksan mo ang lakit at ikaw ay bumaba sa mundong ibabaw. At ang mga bundok, kapag nakita kayo magsisipangatan, wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sino mang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo na buong tiwala na nanig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nasisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral at mga tuntunin ang inuunta. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin ay talagang masama buhat pa na muna. Ang lahat sa akin ay pawang nagkasala. Ang aming katulad kahit anong gawin ay tumindi hamak. Ang nakakawangi ng sinapit namin ay mga damong lagas. Sa simoy ng hangin, tinatangin ko at tinatampal. Wala kahit isang bulog sa iyo upang bumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hindi. Kaya naman dahil sa aming salay, hindi mo kami pinapansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ikaw ay aming ama. Kami ay parang luwad at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala na iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At ibig mo, mong mahal, iligtas kami, Tanawa. At ibig mo, mong mahal, iligtas kami at Tanawa. Pasko ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mo may mga kerubim, kami ay tulungan. Sa tagay mong lakas, kami ay iligtas at tubutin sa hirap. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami at ang lawan. Di kayo nulumbal, O Diyos na datida. Pagmasdan mo kami mula sa itaas at sa punong ito'y muling pagyaman at iyong iligtas. Lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinalim mo ay iyong iligtas. Iyong punong iyon na binalabong mo at iyong binalakas. Ang ilikin mo, Poong Mahal, iligtas kami at ang lawan. Ang lingkod mo, Mahal, ay iyong ingatan. Yamang hihirap mo ang iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magkataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglalit, aming pupulihin ang iyong pangalan. Ang kitin mo, Poong Mahal, iligtas kami at ang lawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanan ng itinamaran namin tungkol kay Kristo ay malino na nakikita sa inyo alungkat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob ng espiritual habang hinihintay ninyo inyong mahayag ang ating Panginoong Jesucristo. Kayo'y alalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristo, ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayin po tayo. Aleluya.
mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambayanan. Maaaring sa pagdilim, sa ating gabi, sa madaling araw o kaya sa umaga, baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoong Jesucristo. Pasiyahin tayo. Upang bibig na natin mga Pilipino, move on, na ang ibig sabihin, anuman ang ating kalayuan, hindi ito hanggang doon na lamang. Sumunod tayo. Iwanan iyon. Ngunit, kung ibabatay natin sa ating labang karanasan, yung moving on na tinatawag na bukang bibig natin ay pagpapatuloy lamang sa katayuan na siya natin nais na kalimutan sana't iwanan. Sapagkat hindi nagbabago, naroon pa rin yung tinatanggihan natin, yung hindi natin kinasasaya yung mga kamalian, yung mga pagsasamantala. Ngayong panahon ng Adbyento, mga giniginig kong kababayan, tayo ay inihahapit sa ibang pananaw. Ang salitang Adbyento, ang pagdating, ay tumutukoy sa pagdating ng isa na tanging sa atin ay makapagbibigay ng katuparan, ng kaganapan, ng kabubuan. Na ito ay nagsisimula sa ating pagkilala, hindi pwedeng hanggang dito na lamang. Ano yung ayaw nating tanggapin na hanggang dito na lamang, kaya nga gusto nating mag-book-on? Hindi natin tinatanggap na tayong mga tao'y hanggang dito na lamang. Buhay natin ay nababalot pa rin kadalasan ng madilim. Madilim ng mga pangyayari. Para ba tayong lagi nang nasa gitna ng gabi? Lagi nang naroon yung
kasalanan, yung pagkaamali. Lagi nang may korupsyon, lagi nang may karahasan, lagi nang may pagsasamantala, kasakiman, lagi nang mayroong mga kahabag-habag. Hanggang doon na lamang ba? Hindi natin ito tinatanggap hanggang doon na lamang. At tayo mismo ang sinasabihin, tayo'y mga sumasampalataya. At sa ating pananampalataya, naroon yung pag-asa na tayo'y tinalaga ng Diyos hindi para dito lamang, na tayong mga tao'y hindi hanggang dito na lamang. Bagkos tayo'y nakatalaga na sa piling ng Ama, doon natin lahat malasap anong ibig sabihin ng buhay ng pagmamahal, buhay ng kapayapaan, buhay sa kaliwanagan, buhay sa pagkakaisa, sa piling ng Ama. Kung kaya sa akin, ang sumampalataya ang umasa, iyon ang unang kahulugan. To move on means to hope. Tayo'y umaasa. Matatag ang ating pag-asa, dala ng ating faith at pananampalataya na hindi kalooban ng Diyos ang manitong katayuan natin ng kapigatian, kamalian, kasamaan, kadiliman. Hindi tayo hanggang diyan lamang. Ngunit, ang dahilan kung bakit buo ang ating pag-asa'y hindi sa sarili lamang. Kilala natin ang ating sarili. Kasabihan natin, ang tao madalas katulad ng aso. Ano yan? Yung kanyang isinuka, binabalikan. Ito'y totoo. Sapagat tayo, alam na natin mali. Sa mandalian natin iiwanan. Ngunit nakikita natin ang sarili bumabalik at bumabalik pa rin. Not once, but twice. Anong ibig sabihin noon sa Pilipino? Not once, but twice, thrice, ilang ulit. At iyan ay kitang-kita sa buhay sa lipunan. Sa mga namumuno, sa karanasan ng bayan, kahit anong administrasyon, tayo ba'y hanggang dito na lamang? Sagot, kung ang ating sarili lamang ang batayan, malamang hindi malayo tayo hanggang dito na lamang. Bakit? Sapagkat ang dahilan nito'y ang ating pagkatao na tigil ng kahinaan. Subalit, saan ba nakabatay ang pananampalataya? Saan ba nakasandig ang ating pag-asa? Sa sarili, hindi po. Sa darating, sa Panginoon. Kung gaya ng panahon ng Advento, ang simula ng ating kalendaryo, taon-taon, ang pagdating, sapagkat isa na namang taon sa ating buhay bilang sambayanan ng mga sumasampalataya, na nasa puso natin unay mayroong paparating upang tayong mga tao na hanggang doon lamang ay itayo, upang tayo na ulit-ulit na nadarapa ay akayin, upang tayo na napakadaling maligaw ay samahan, tulungan. Yun, mga kapatid ko. Kung kaya, eto, kung ang ating sinasampalatayanan at basihan ng pag-asa'y hindi sariling kakayanan lamang, kung hindi ang Panginoon. Panginoon, binigyan tayo ng buhay. Panginoon, na iniintay tayo sa kanyang piling. Panginoon, na nag-alay ng kanyang sarili na patunayan na natin para sa ating kapakanan. Ang Panginoon, ang siyang paparating para sa atin. At nang tayo can move on. Ngunit ano ngayon ang sa atin naman ay hinahanap? Narinig natin ang buong ninaw. Siya ang kailangan. Tiyakin mo, ikaw ay handa na tumanggap sa kanya sa pagdating niya. Yun ang
sikreto. Lahat ba ng tao ay nakahanda, nakapag-ahanda? Kahapon ako eh, sa gitna ng pagdiriwang namin nila Father Momento, celebration sa mga retired and sick Filipino priest na taon-taon ay ginagawa namin diyan sa St. Michael's Retreat House sa Antipolo. Sa gitna po ng kasayahan, naroon ang mga obispo at mga pari matatanda. Ako'y may nadaman lungkot sapagat isa ko kay Pinang Abugado ang ipinulong sa akin ng malungkot na pangyayari sa pamilya. Na yung kasintahan ng anak niyang dalaga, nagkaroon ng hinuwaan. Ngunit, itong lalaki, tila sumuko, nawala ng pag-asa, kulang sa pananampalataya. Yung nangyari sa kanilang pagmamahalan, ganoon na lamang katindi ang bagsak sa kanya. Ang ginawa ay ang ginagawa ng walang pag-asa. Nagbigti. Kailanman na nangyayari yun, sino man tao na ang sarili niyang buhay kitling, alam mong wala na siyang mapaniwalaan, wala na siyang masampalatayanan, wala na siyang maasahan sa kanyang pakiwari, kung kaya't ang minabuti niya na tanging paraan ay magpamatay. Ako'y nalulungkot sapagkat ito'y mga kaibigan mo at sa totoo lang ay pinaplano ng ikakasal ko yung mga bata. Ngunit doon na uwi. Mga babayan, tayo'y mga Kristiyano. Tayo'y sumasampalataya sa ating Ama, sa ating tagapagligtas. Tayo'y bansa ng mga may pag-asa. Tayo'y may kinabukasang inihintay. Tayo yung sa gitna ng dilim, naghihintay sa bukang liwayway. Tayo yung anumang kasama ang kasalanan na madama. Patid natin ang pag-ibig ay mas makapagyarihin. Ang pag-ibig na sa atin ay magpapatawad. Siya ang Panginoon. Siya yung laging paparating. Kaya nga sa buhay natin, taon-taon nagsisimula tayo sa panahon ng Adbyento, hindi lamang upang sariwain ang una niyang pagdating ng sinisilang at magkatawang tao upang maging katulad natin. Kung hindi na siya darating upang sa wakas isamang lahat ang nakahanda doon sa piging, doon sa kalwalatian, doon sa katiposayan, doon sa dumay na wala ng hangganan, kung saan wala ng luha, wala ng kamatayan, wala ng kasalanan. Yun ang pananampalataya natin. At upang tayo'y maging handa roon, napakasimple. Araw-araw, tiyakin natin, handa tayo at sa kanya'y tumatanggap. Salita niya sa puso natin, tinatanggap. Aral niya sa anumang gawin natin, sinusunod. Pagmamahal niya na ipinunlak sa puso ng bawat isa, ito'y ating inaangkin. Tanggapin siya araw-araw, sapagkat araw-araw siya'y dumarating sa ating pananamisa, sumasa amin. Tanggapin mo siya, kapatid ko, at kailanman siya dumating sa pangkatapusan, ikaw ay nakatitiyak, naroon ka pa rin, tatanggap sa Panginoon ang araw na siya tanging makapagbigay ng katuparan
kabuuan, kaganapan sa puso ng sino mang nilalaman. Halika na, Panginoon. Tulungan mo po kami kailanman, saan man, paano man, araw-araw ng aming buhay, maging handa na ikaw ay pakinggan, tanggapin, sundin. Amen. Magsitayin po tayo. Halina, Panginoon Jesus, at
para sa mga di pa naaabot ng iwanan ng Ebanghelyo. Nawa matanggap nila si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon Jesus, pagligtas mo kami. Para sa mga may HIV AIDS, nawa ay patuloy silang umasa kay Jesus sa kabila ng kanilang karamdaman at sila nawa ay bigyan ng pamalagang tulad ng kay Kristo ng mga taong nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon Jesus, pagligtas mo kami. Para sa mga nanganganib magkaroon ng HIV dahilan sa ulit ng kanilang pamumuhay na di naaayon sa turo ni Kristo. Nawa ay mapagtanto nila na ang mga utos ng Diyos ay hindi sila ay hindi para sila ay pagpipital, kundi upang sila ay pangalagaan at bigyan ng buhay na tunay na malaya sa mga mapangalipin at mapaglimlang na kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon Jesus, pagligtas mo kami. Tahimik natin panalangin ang ating pagsariling mga kahilingan. Panginoon, ipadama mo po sa amin ang mapagpagaling na bisa ng iyong pananahan sa aming buhay. Mapaglingkod ang alawa namin ng buong kagalakan sa buong panahon na nag-iento nito. Ikaw na nabubuhay at nag-aari na walang hanggan. Amen. Magsipo po tayo. Manalangin tayo mga ginigilig ko, kukunin ko
ating pagtitipon sama-samang pananalangin ay maging kaluluguan sa ating Amang Mahabagi. Tagapinawa ng ipagkakahit sa inyong mga kamay sa kapulihan at karanalan sa ating kapakanawanan at sa buong sambayanan. Ama, tanggapin mo po ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot na mga ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya at salamatan. Ang manamig makapangyarihan, tunay po marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamumay ng mahirap upang mapakisamahan kami ng tapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantaran muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magdiningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagpupuri sa iyong malamumpay sa kalangitan, kami po dito sa Elsa Shrine ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
iyo ang pinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami pinagpapasalamat dahil kami yung minarapat na magtipon sama-samang sumamba sa iyong harap. Sinasamo namin na aming tapagat sa katawan ng ni Kristo ay pagpalain lahat ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong santay na hinalaganap sa buong daigdig. Kustusin mo kami sa pag-ibig at pananampalataya at pag-asa kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparingan. Alahalin mo rin ang mga kapatid kami na muli na may pag-asa sila'y muling magbubuha. Ngayon din, ang lahat ng mga sumanaw, tawad sila at turiusin yung kanwalagan. Tawad mo at pagkakabin natin, pati yung pinapatid, kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaysa ng mahatagbirin na hiya, kaya ang Diyos. Kaysa sa mga mag-apostos at mga lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. May pagbiwang nawa namin ang pagpupuli sa kagagalan mo. Sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon na Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, O Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdarahan kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagsambat kung kukugay, dapat kasunod kasama ang ating paglingkod sa pangaraw-araw na buhay. Kailangan natin si Jesus sa ating mga puso upang siya maging alam na nagbibigay inig sa pananampalataya at pag-asa. Kaya awitin natin taimtim para nating turo niya sa atin. Pagmamahalan, pagpapatawaran, kagamahan,
sa aming mga tahanan, sa aming pong sambayanan. Iliyo mo kami sa lahat ng ligali. Samantalang inintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesus Kristo, aming Panginoon. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus, huwag mo po sana isa lamang ang marami naming kasalanan at mga kahinaan. Pagkuhas at tingnan mo po yung pananampalataya ng buong Santa Iglesia. Pagloob mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, pagbabago, alinsunod sa iyong kalooban. Nabubuhay ka nag-ahari, magpasawa ng hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Mga kapatid ko, ang tingin natin ang pagmamahal ng Diyos sapagkat tayo nagsisikap pagmahalan din. Magpatihan po tayo. Siya, ating aminin, Panginoon, hindi ako karapat dapat nagpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayin po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming pong paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligin ang iyong pagpapalang pangupakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiguro po ang lahat at ating nasalin ang panalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulo, bunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang pagkawasa ng kapaligiran ay pinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaban ay dumihiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang may paraganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigay. Sa karamitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung manginibabaw ang pagkamakasali, ituro ninyo sa amin ang mababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, mainatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalina sa halip na kalingay. Maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karangyaan at tuloy ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. Magsiupo mo tayo. Announcements. We will have a second collection for the ongoing renovation of the shrine. We appreciate your generosity and your continuous support. The Public Affairs Ministry of the EDSA Shrine, together with the Mother Waters Guild, will sponsor a block screening of the movie Star Wars: The Last Jedi on December 13, Wednesday, 8 p.m. at the Robinson's Galleria Cinema 2. As part of their fundraising activity. Ticket price is 500 pesos, inclusive of snacks and a raffle coupon for a chance to win prizes. Proceeds will be used by the Mother Waters Guild for maintaining the integrity of the altar, sacred vessels, altar linens, and vestments, while the Public Affairs Ministry will use the funds for evangelization and in providing multimedia support to the Shrine's various activities. Tickets are available at the Shrine's office on weekdays, or you may also contact Ana de Guzman at 0949-995-0958 for ticket reservations and at any of the booths stationed outside of the chapel. As we prepare ourselves for the coming of Christmas, an Advent recollection is scheduled on December 4, 5, and 6, Monday to Wednesday, immediately after the 5:30 p.m. Mass. Everyone is encouraged to attend. The Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary is on December 8, 2017, this Friday. It is the Feast of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary and is a holy day of obligation. As such, Mass schedules will be as follows: 6:30 a.m., 8 o'clock, 10 o'clock a.m., 12:15 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., 6 p.m.,
and 7:30 p.m. Everyone is encouraged to join the Marian procession, which will immediately follow after the 4:30 p.m. Mass. Anniversary of the dedication of EDSA Shrine to Our Lady Queen of Peace, December 15, 2017. It is a Friday, is the 28th anniversary of the dedication of the EDSA Shrine to Mary Queen of Peace, Our Lady of EDSA. In line with this, a Novena Mass will be celebrated every 5:30 in the afternoon, beginning on December 6 until December 14, 2017. We encourage everyone to join us and complete the 9 days as a special devotion to our Blessed Mother. Lastly, the Jesse tree is a symbolic tree decorated with images portraying the prophecies and events leading to the birth of Jesus, emanating our spiritual heritage. We invite everyone to participate in this gift-giving project located at the Ortigas entrance of the chapel. The project is intended for sick and retired elderly priests. This is an opportune time to express our gratitude and offer our personal prayers for them during this Christmas season. Thank you very much for your attention. Please stand for the final blessing. Sapagkat kayo po'y makikita ko na lang uli sa January na, first Sunday ang ating regular na pagpunta rito. Kayanin nyo ngayon batiin ko na ng isang holy and blessed Christmas at New Year. Ngunit ako po ay merong pamaskundala para sa inyo, yung mga may gusto, merong kaming pinagbibiling Ephesus calendar mamaya diyan sa gilid. At anumang proceed po nito ay gamit namin para sa ministry, sa matatanda at mga may sakit natin pare. 100 pesos po yung calendar na Marian, yung aking patuloy na pagsisiyasat sa kasaysayan ng mahal na ina sa ating bansa. At liturgical, naroon lahat ang meetings at taka fiesta sa buong taon. At ministerial, yung larawan ng ating mga pari sa buong Pilipinas sa kanilang katayuan at pangangailangan. Ano man pong tulong, pinagpapasalamat namin. At dinala ko rin yung aking akla na alam ninyo, nanalo ng best book in theology sa taong ito tungkol sa kay Mama Mary sa pagkat hindi marang kung saan available, pero nagdala ko na ilang kopya yung gusto mag-aral at magbasa yung hinggil sa Filipino Marian Piety. Ito po'y bahagi ng aking professorial lecture sa Ateneo bilang holder ng Cardinalcy Professorial Chair for Filipino Marian Devotion Studies. Pinapis ko po doon sa aklat. Kaya yung mga interesado ay sumantalain ninyo yung pagkakataon at patuloy yung ating pag-aaral, pagsisiyasat, paglalakala hinggil sa mahal nila ang ating patrona. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magpalaay kayo at ang inyong mga pamilya ng ating maawaring Diyos na Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga giligilid, tayong lahat ay pinagpala, ikalap natin ang pagpapala at pagmamahal ng Diyos sa ating kapaligiran. Salamat sa Diyos.